Good morning po sa ating lahat ng mga kapatid na nag-aantabi po sa ating weekday simbahay. Ngayon po ay October 7, 2020. Before I share the word of God, I would like to make an announcement. Meron po tayong option na gagawin kasi po meron po tayong pagbabago na gagawin uli dahil ang ating bayan po ay naka-GCQ po uli for 14 days. So, ang ating ginaganap na weekday simbahay ay tuloy-tuloy. At ganun din po, imbis na kayo po ay dadalo na Sabado o Linggo dito sa ating large group celebration, sa ating worship center, ay pansamantala, gagawin uli natin ang ating Sunday simbahay sa inyo pong mga lugar, sa inyo pong mga barabarangay. Inaasahan ko po ang lahat ng simbahay leaders na kayo po ay i-reach out at kayo po ay mag-usap-usap. Maaring ang inyong weekday simbahay ay tuloy-tuloy na po ang schedule nyo, ang venue at ang oras ng pagtitipon. Ang pag-usapan po mamaya sa inyong pong weekday simbahay ay kung anong oras at saan kayo magtitipon-tipon tuwing Linggo sa ating Sunday simbahay sa inyong pong mga barangay. Ito po ay pansamantala lamang dahil nasa GCQ po ang ating bayan. At sana in 14 days ay maging matagumpay ang hakbang na ito ng ating pamahalaan at maibalik uli yung ating panambahan dito sa ating worship center. Salamat po sa inyo pong kooperasyon, sa lahat ng mga simbahay leaders, sa lahat po ng mga kapatiran, mga simbahay members. Salamat po sa inyong pakikiisa, sa inyong pakikipagtulungan at kooperasyon. Bahala na po kayong magtulungan. At nandito po ipoprovide po namin ang printed materials po ng ating simbahay program tuwing Miyerkules at Linggo. Ganon din po ang ating isisend ko rin po sa ating GC po itong ating pong programa. And of course, we have our live streaming every Wednesday at 10 o'clock in the morning. At sa Sunday at 10 o'clock in the morning ay live streaming po na mapapanood nyo po sa Facebook o kaya inyo pong i-download po sa YouTube channel ko po sa ang pangalan ay Pastor Chiyo. Okay? Praise God sa changes na ito. At pagpalain tayo ng Panginoon. Salamat sa grasya ng Panginoong Diyos. Alright. Ngayon pong umaga na isa pong mag-share ng Word of God sa inyo. Very timely naman itong topic natin. Ang topic natin ngayong araw na ito ay may pamagat na ikaw ay kailangan. Opo, ikaw po. Ikaw po ay kailangan. Aklat ng Mateo 5:14-15, kayo ay ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Wala din namang nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Alam niyo po, bawat Kristiyano ay mahalaga. Lubhang importante, lubhang mahalaga, lalo na sa gawain ng ating Panginoon. Lalo na sa panahong ito ng pandemya, sa panahon ng krisis na ating kinakaharap, itong pandaigdigang pandemya na ito, Christians should show up and become a light to this darkness the world is facing. Madilim po yung mundo sa krisis na ito. Marami pong nababahala, marami pong natatakot. Ito po ay isang banta sa kalusugan ng lahat at banta sa buong mundo ang coronavirus na ito. And we as believers, we as God's people, we have to show up. Dahil tayo ay ilaw ng sanlibutan, ikaw at ako ay may gagawin. Lalo na sa gawain ng ating Panginoon. Ikaw at ako ay mahalaga. Kaya bilang Kristiyano, kailangan din nating gampanan ang tungkulin natin sa isa't isa sa dakilang panawagan ng Diyos sa ating lahat. We have been called by God to serve Him. We have been called by God not only to believe in Him but to belong in His kingdom.
Ang mga sumusunod ay mahalagang responsibilidad na dapat natin binibigyang pansin bilang mga mananampalatay ng ating Panginoon. Ikaw at ako ay inaasahan. Una, ikaw at ako ay inaasahan upang na dumadalo sa mga panambahan at pagtitipon. Hebreo 10:25, at huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng ating Panginoon. Ngayon po, sa ating Sunday simbahay sa inyo pong barangay, sa ating ginaganap na weekday simbahay tuwing Merkules o Huwebes sa inyo pong barangay, ikaw po ay kailangan. Ikaw po ay mahalaga. Ang presensya mo ay isang pagpapala sa gawain ng Panginoon. Ikaw at ako ay nagdadagdag ng sigla, nagdadagdag ng pagpapalakas ng loob sa isa't isa. Huwag nating pababayaan at isasantabi ang pagdalo sa ating mga panambahan at pagtitipon. Because your presence is an encouragement and your presence is a great blessing sa gawain. So kaya po, inaasahan po kayo na tuwing Miyerkules at sa inyo pong simbahay, Huwebes man yung ginaganap, at tuwing Linggo sa ating Sunday simbahay, salamat po sa inyo pong presensya, sa inyo pong pagdalo sa pagtitipon, na ito po ay ugali at kultura na ng mga mananampalataya na dumadalo sa mga gawain at pagtitipon. Pangalawa, ikaw at ako ay kailangan inaasahang nananalangin para sa iba. 1 Timothy 2:1-2, una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Sa panahon natin ngayon, ang iyong panalangin ay kailangan. Iluhog natin sa Diyos ang ating kapwa na nangangailangan ng tulong at kalinga. Sabi ng Biblia sa Gawa 2:42, nanatili sila sa itinuro ng mga apostol at pagsasama-sama bilang magkakapatid sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Higit po nating kailangan ngayon ang panalangin ng isa't isa. Let us pray with one another that the Lord may preserve us from this pandemic. That the Lord may preserve our families, our loved ones, and that the Lord may preserve our church and all the brethren from this pandemic crisis. Magpanalangin lang po tayo, mga kapatid. Huwag tayong lulubay sa panalangin. Ito po ay sandata na kailangan po nating gamitin sa pagsubok na kinakaharap po natin ngayon. Ikaw ay inaasahang nananalangin para sa iba. Ano pa? Pangatlo, ikaw ay inaasahang umaakay ng kapwa palapit sa Diyos. Matthew 9:36-38, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y nalulupaypay at litong-lito para mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami nang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mang-aani. Sabi ng Bible, the harvest is plenteous, but the laborers are few. Mga kapatid, tayo po, ikaw at ako ay may tungkulin na akayin natin ang mga tao palapit sa ating Panginoon. Maging kabahagi po tayo ng pagdami ng mga taong sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Abutin natin ang ating mga kaibigan, ang ating mga kapamilya, ang ating mga kaklase, kaopisina, kapitbahay. Abutin natin sila. Mayroon mong gawain ng Panginoon, inilalapit na po sa inyo. Ang gawain ng Panginoon, nandiyan na po sa inyo pong barangay. We are doing this sa ating simbahay. Advantage po na maakay po natin ang ating kapamilya, kaibigan, dahil nandiyan lang po sa inyo pong barangay ang ating gawain. So, inilalapit po natin yung church sa kanila. So, we have to invite them. Tungkulin nating mag-akay ng mga tao palapit sa ating Panginoong Diyos. Ayon po sa pag-aaral, 84% ng mga taong nagkukumit sa church
ay bunga po ng imbitasyon ng isang kaibigan o mahal sa buhay. Mga kapatid, inaantay po tayo. Inaantay kanila upang akayin mo sila. Kung hindi ikaw, sino ang gagawa? At kung hindi ngayon, kailan natin gagawin ang pag-iimbita? Lalo na po ngayon na ang mga tao ay nangangailangan ng pag-asa. Bakit di natin sila akayin palapit sa ating Panginoon? Ikaw po ay kailangan. At ngayon po tayo magpapagamit sa ating Panginoon. Take this opportunity na magpagamit sa ating Panginoong Diyos. Ikaw po ay inaasahan. Pang-apat, ikaw ay inaasahang tumutulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Mateo 16:15-16, at sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ang sinumang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Mga kapatid, magtulungan po tayo na ang salita ng Diyos ay may palaganap natin at marinig ng maraming tao ang mabuting balita upang sila'y maligtas at sumampalataya. That's why I kept encouraging everyone of us, hindi lamang mga simbahay leaders, kundi lahat ng mga kapatid sa church, support the ministry for this cause. Support the church for this cause. Tulungan nating lumago ang ating gawain. Ang simbahay, ang weekday simbahay na ginaganap sa inyo pong lugar, tulungan nating lumago. At dumalo ang mga maraming tao na magpupuri sa ating Panginoong Diyos sa ating gawain. Sa Sunday simbahay man o sa weekday simbahay man. Magtulungan tayong ipalaganap ang mabuting balita. Palakasin natin ang pag-iimbita, ang pag-akay. Suportahan natin. Kung kayo po ay may medyo malaki-laki ang inyong pong lugar, malaki-laki pong inyong bahay, bakit ninyo buksan ang inyong pong tahanan upang doon natin ginapin ang ating Sunday simbahay, ang ating weekday simbahay. Kung nakikita niyo po na masikip po kayo sa isang lugar at may mas malaki po kayong pwesto, anything na pwede nating maitulong sa gawain ng Panginoon, gawin po natin. Panglima, bilang mga Kristiyano, bilang mga disipulo ng ating Panginoon, ikaw po inaasahang nagbibigay ng iyong kaloob at ng iyong ikapo. Malakias 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong may ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhusan niyong masaganang pagpapala. Kawikaan 3:9-10, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa inyong mga pinakamainam na ani, siya rin ay iyong handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw. Sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. You are expected to support the church by giving your tithes and offering. Lahat po tayo mga disciple, lahat po tayo mga Kristiyano, mga mananampalataya na ating Panginoon. Sino po bang ine-expect po nating tutulong at susuporta sa gawain ng Diyos? Alangan naman po yung mga lasenggo, alangan naman po yung mga sugarol at yung mga tao sa labas ang susuporta sa church. It is the church people na dapat sumuporta sa church. Tayo pong mga mananampalataya ay may responsibilidad na suportahan ang gawain ng Panginoon upang ito'y maging maunlad at lalo pang maging matatag. Ang mga anak ng Diyos ang may pangunahing responsibilidad na tulungan at suportahan ang tahanan ng Diyos. Tayo pong mga anak ng Diyos ang magpapaunlad sa tahanan ng ating Panginoon. And thank you for being generous enough by faithfully giving your tithes and offering at dinadala po natin sa tahanan ng ating Panginoon. Salamat po sa inyo pong suporta. Pang-anim, kayo po ay inaasahang magpasakop at sumunod sa mga namumuno. Hebreo 13:17, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y may pananagutang mga alaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos ukol dyan.
Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Ngunit, kung hindi, sila'y mamimighati at hindi ito makabubuti sa inyo. Ang ating pagsunod at pagpapasakop sa mga namumuno sa atin ay makapagdudulot ng kasiyahan sa kanila at ito rin ay makabubuti sa atin. Ang mga mananampalataya kapag nagpapasakop at sumusunod sa mga namumuno, nagbibigay kasiyahan ito sa mga namumuno. At ito'y makabubuti rin sa mga Kristiyanong nagpapasakop at sumusunod. Wala pa po akong kilalang rebelde sa Diyos at pasaway sa mga lingkod ng Diyos na naging matagumpay at naging payapa ang buhay. Ang mga pasaway noon kay Moises ay in English po ni Lord. Ang mga pasaway, they all passed away because of their stubbornness and disobedience. Wala pa akong kilalang naging pasaway, naging rebelde sa Panginoong Diyos at sa mga lingkod ng Panginoon na bumuti ang kalagayan. Kaya kayo po inaasahan po, lahat ng mananampalataya inaasahang nagpapasakop, sumusunod sa mga spiritual leaders. Pampito, ikaw ay inaasahang gumagawa ng mabuti at maging pagpapala sa lahat. Galatia 6:9, Jess. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Mga kapatid, inaasahan tayo bilang mga Kristiyano na gumawa ng mabuti at maging pagpapala sa iba. Lalo pa nitong titingkan ang liwanag ng salita ng Diyos sa buhay natin at ito'y makapagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Huwag po nating ipagwalang bahala ang mga bagay na ito. Dapat nating pagliwanagin ng husto ang ilaw na tinanggap natin bilang mga anak ng Diyos. Ipakita natin sa mundo na ang mga tunay ng mga Kristiyano ay ginagampanan ng buong katapatan ang kanyang tungkulin para sa kapurihan ng ating Panginoon. Kapatid, ikaw po ay kailangan. Kailangan. Inaasahan ka na dumadalo sa panambahan at pagtitipon. Inaasahan ka na nananalangin para sa iba. Umaakay ng kapwa palapit sa Diyos. Tumutulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Inaasahan kang nagbibigay ng iyong ikapot handog, nagpapasakop sa mga namumuno at gumagawa ng mabuti at maging pagpapala sa lahat. Especially to the household of faith. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Meron po tayong group sharing. I have some questions here na pag-aralan po at pag-usapan po natin. Una, gaano kahalaga sa iyo ang panambahan at pagtitipon? Ano ba ang personal mong nararanasan tuwing dumadalo ka sa ating church celebration o sa simbahay na pagtitipon? Pangalawa, sino-sino ang ipinapanalangin mo? Bakit? Pangatlo, mula nang makilala mong Panginoon, sino na ang mga naakay mo palapit sa Kanya? Sino ba ang balak mong imbitahan at akayin? At kailan mo ito gagawin? Pang-apat, sa paanong paraan ka tumutulong sa gawain ng Diyos? Pang-lima, napapraktis mo ba ang tithing? Bakit dapat mong gawin ito? Pang-anim, sa paanong paraan mo ipinapadama ang pagsunod at pagpapasakop mo sa iyong pastor o spiritual leader? Kahit wala ang spiritual leader mo, anong ginagawa mo upang patunayan ang pagsunod at pagpapasakop mo? At pang-pito, ano ang madalas mong gawin sa iyong kapwa upang i-bless sila? Meron ka bang nais i-bless? Ano po yun? God bless you po. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.